Walang kaayos-ayos. Biglaan lang kasi, galing kami ng ospital, nilakad-lakad namin si Lola. Tapos yun nga, natuwa sa akin dahil yun nga. Hi guys! Wala akong kaayos-ayos ngayon. First time ko kasing mag-make market. Sabi ko sa sarili ko, mag-vlog ako pag nakapag-make market ako. Eh, ngayon na yun, bigla akong napakan ng amo ko. Paano sinabihan ko lang siya na, mukha kang mas bata sa kuya mo. Abay, natuwa! Tinama ako sa night market. Tapos sa yun, sabi nila, maglaro-laro ako, maglibang-libang ka. Sabi ko, wala akong pera. Abay, binigyan ako ng pera. Sabi ko kasi, magbablog lang ako pag nakapag night market ako kasama yung mga kaibigan ko na kasi hindi kasama yung amo ko. Eh ngayon, kasama ko yung amo ko, pero hinayaan na ako mag-isa. So, wala akong kaayos-ayosan. Okay lang sa inyo, guys. So, makita ko lang sa inyo kung paano yung night market dito. Kasi wala, naamis lang din nilok sa night market dito. Parang karyahan siya. Pero kasi klase ng night market dito, yung merong night market na malaki, meron din night market na ganitong klase na maliit lang. Para meron ng space para, naglagay lang talaga ng space para sa night market. Tapos winter's day lang din to. Dito to sa Dada. Ayan. May mga baba, may mga claw machine. Wala nang ganong tao, hindi na ganong kapunan dito nagkanina. Tapos ayan, meron din na mga rides para sa mga bata. Solo. Although kasama ko yung amo ko, pero yun nga, hinayaan nila ako, tapos binigyan pa ako ng pera, dahil wala akong pera, sabi ko. Sabi ko, ibabas niyo sa sahod ko to ah. Sabi, hindi, ayaw nila. Ayan, may mga rides para sa bata. Maliit lang pala night market. Ayan, sama. Ayan. Ayan, damit, ayan. Ano kayang magagawa ko dito? Wala makitang Pinoy, puro ano, puro kini at saka tayo po. Ayan. Nililibre pa nga ako ng pagkain, kaya nang ayoko. Sabi ko, pusog na ako, nahiya naman ako. Binigyan na ako ng pambili ng pera, eh, pambili ng pagkain, yung papabili pa ako. Binigyan kasi ako ng budget. Ayan, binigyan ng drinks. Si Kuya. Nandili yan ng mga pantalon. Kuya, tinapay nila. Wala nang ganong tao. Si Kuya, naboring na. Next time, mag-vlog ulit ako pagkasama ko yung mga kaibigan. Nung first time kong night market sa Taipei, dikit-dikit yung night market doon. Pero natatandaan ko lang na pangalan ay Shilin Night Market. So, sikat naman yun talaga sa Taipei. Anong bibilihin ko? Ayun, kasama ko mga amo ko. Siyempre, hindi ko naman masyadong na-enjoy kasi siyempre, taga-bitbit ako. Siyempre, taga-bitbit ako noon. Kung saan ko gusto pumunta, hindi naman ako makakunta dahil hindi pwede dahil siyempre, sabit-sabit nila ako. Kung saan sila nandun, nandun ako. Hindi yan. Pupusto kaya ito? Ang daming kita-kita yung sigara. Ang sino sa mga? Puro. Puro ngayon. Ito sa China. Puro siya yung iba. Iba yung bahay.
ba? Hindi siya natulog. Hindi siya nang nag-ingay doon sa ward. Apat ganun silang pasyente. Ingay-ingay na, gabing-gabi na. Ano nangyari na, ibig kami. Nadalabas kami ng ward. Nung kami sa nurse station. Kaya ang buti na lang mahigaan siya. Siyempre ako wala. Naman ako pasyente. Ay, hindi wala akong tulog. Kaya nakatulog ako kanina umaga. Pero sabit lang. Ay, ito na. Hindi parang siya. Ay, hindi gusto ko. Sa parang mo lang po. Sa parang mo.
Kaya
daming camera ng CCTV sa bahay. Dalawa. Sa kwarto namin, dalawa. Sa sala, apat-apat. Sa hallway, isa sa kusina, isa. Tapos sa labas, ito natin. Siguro tatlo. Ang daming CCTV. Siguro dahil doon. Kaya na-pressure ako doon. Although hindi ko naman sinasaktan sa inyo. Kaya lang, strict ko kasi. Magalang. Hindi ko tinatolerate yung gusto nila. For example, kainin. Nakakadalawang subo pa yung siyang... Nakadalawang subong kutsara ko lang siya. Ayaw niya na kumain. Hindi pwede sa kanon. Kaya magugutom siya maya-maya. Kaya pinapakain ko pa rin siya. Pinipilit ko siyang kumain. Although hindi naman yung katulad na pinipilit ko siyang gusto ko sa kanya yung kumain. Hindi naman ganun. Kasi napipilit ko lang siya maya-maya. Mabigat na siya ngayon. Tulad nung dating ko. Kasi nagpabay. Tapos kapag ano, hinuhubad niya yung diaper niya. Naguhubad siya ng pants at saka diaper. Tinatapik ko yung kamay niya. Hindi pwede yun kasi mababasa yung mga sasabi ko sa kanya. So ganun, strict ko ako. Alam din ng mga amo ko kasi sabi ko sa kanila, wala man kayo dito, nandito man kayo, pareho ako. Strict ko ako sa nanay mo. Hindi ko tinatolerate yung maling ginagawa ng nanay mo. Ayun, kaya na-pressure ako ng sinabi mo sa alagaan ng mabuti si Lola. Siguro mga makikita naman nilang inalagaan ko ng mabuti si Lola. Kaya lang, nawan ko ba sa sarili ko? Piling ko hindi kasi ano. Basta yun, na-pressure ako. Yun na yun. Yung iba nagliligpit na, si Kuya nagliligpit na, kita nyo, nagliligpit na siya. Dito banda, maraming ano, mas maraming tao dito, kasi dito yung mga kainan. Meron pang shabo-shabo kung nakita. Tapos nandito rin yung inuman, kaya maraming, mas maraming tao dito ba. Patapos na rin to kasi magtitenda. Pag binibigyan ka ng mga sabor, hindi ka makatanggi. Hindi daw ako pwedeng magpahinga ng steam. Parang ngayon, swimming yun. Swimming ng FBO, tsaka sipat. Ano na yun? Gusto kong sumama. Hindi ako makahindi. Ito yung sinasabi ko sa inyo. May expectation kasi kapag ganun. So yun guys, hindi mo kasama ng swimming. Ayaw kasi ang nakalila. Sabay na nga. Nakasipa yung tigyawa to. Sumama ng swimming. Pag naman nakainisip ako, baka sabihin naman. Ano ba gawin ko? Sumama ng swimming. Minsan lang naman kasi yun. Ito naman, tsaka ko lang naman yung babayaran. Hindi naman kakali. Ganito ako kapag ano yung planado na tapos. Hindi na tutuloy yung plano. Tapos. Babawa na? Hindi naman doon na lang. Lagi ko nang iisipin yan. Hindi naman na ito. Ang masabi naman. Pero sabihin ko ba yun? Mahalaan nila kung ano maging tingin nila sa akin.